Hi guys, magandang araw. React lang po ako tungkol dun sa job demolition na sinasabi ng mga host ng Showbiz Now na laban kay Alden Richards. Kasi hindi natin po pwedeng hindi pag-isipan na nagkakaroon talaga ng demolition job laban kay Alden Richards. Grabe, oh, no? Oo. At mo, napakaganda. Ang ganda-ganda na nga ng tinatahak ng karir ni Alden. Ito na naman sila. Nangahatak pababa. Nandadamay. At saka halatadong-halatado, no? Grupo-grupo talaga. Hindi po natin maiaalis na pag-isipan ng ating mga kababayan na meron talagang nagtatrabaho para ibagsak si Alden Richards. Demolition job laban kay Alden Richards. Ang demolition job ay isang taktika kung saan sinisiraan o binabahira ng masamang imahe ang isang tao, lalo na kung kilala ito sa publiko tulad ng isang artista. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga peking balita, paninira sa social media, which is nangyayari na nga, at iba pang uri ng paninira sa reputasyon upang pagdudahan o mabawasan ang suporta ng mga tao sa kanila. Guys, kilala natin ang isang Alden Richards. Bukod sa gwapo, syempre, marespeto yan sa kapwa. Lalo na sa mga kapwa-artista at mga fans, we can attest to that. At naririnig natin na sinasabi ng kapwa niya ng artista na very supportive, marespeto, mabait, etc., etc. Kita natin yan at nasubaybayan ko from day one yung Aldab days niya. Bumulusok pataas ang karir niya pero nanatiling mapagpakumbaba. Kaya naman hanggang ngayon nakikita nyo maganda ang takbo ng negosyo niya, ng karir niya, nagdi-direct, nagpo-produce. Pero nakita nyo bang umasta siya na parang maangas o mayabang? No. Tuwing gagalaw si Alden katulad pagbibigay ng mga bulak-bulak, pagbibigay ng mga pagkain. Talagang binibigyan nila ng Malaysia. Ibang kahulugan. Yun pong pag-alalay ng isang lalaki sa isang babae. Nagkataon lamang po na si Alden Richards ang umalalay kay Catherine Bernardo. Ano po ang sigaw? Oportunidad. User. Mapanggamit. Baligtarin po natin ang senaryo. Naglalakad si Catherine pababa ng entablado o paakyat. Hindi inalalayan ni Alden na dupilas o natalisod. Ano po ang inyong sasabihin? Nandoon ka. Wala kang kagalang galang kay Catherine, dapat inalalayan mo. Ay, oo. Walang kalalagyan si Alden. Walang pupuntahan talaga. At so, pati yung mga negosyo ni Alden ngayon, dinadaot na rin. That's the term. Dinadaot. Totoo yun. Dininega. Sikat po kasi si Alden, kaya ganon. Kayo talaga, oh. Pero ako personally, naniniwala sa good karma. Kung ano ang mabuting itinanim mo sa iyong kapwa, aanihin mong lahat yan sooner or later. At hindi sa ganyang paninira mapapabagsak lang ang isang Alden Richards. Oo, sikat siya ngayon at ilang taon na rin namamayagpag ang karir niya. Pero, sasabihin ko sa inyo ha, aware na aware siya na yung pag-aartista, yung kasikatan, may hangganan yan. Malinaw yan sa isip ni Alden, kaya nga habang maaga, nagpundar na siya. Doon sa mga basher, at doon sa mga gumagawa ng ganitong paninira sa kapwa, 100% sure, aanihin niyo po yan. Hindi man ngayon, maaring bukas or sa makalawa. Ako'y maiiwan ang tanong sa inyo. Ano po ba ang masarap sa pakiramdam? Yung gumawa ka ng masama or gumawa ka ng tama sa iyong kapwa? Malu Lopez po, maraming salamat po sa panonood. God bless!